At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Lahat po ba ay nasa Threads na? Nag-install ka na ba, partner? Thread ng ano? Threading. Threading ng kilay. Ano siya, partner? Hindi. Joke lang. Joke lang yung threading ng kilay. Inamin mo naman kaka-threading lang ng kilay mo. Oo nga. Paka-thread ko lang kanina. yung threads. Yung gumamit niya, ang puro nga nung karayom eh. Hindi, iba yun. Tinahit, di ba? Paano iba ba? Kasi yun. May putok ako kanina. Iba yun. May putok yung kilay ko kanina. Tinahin nila. Kasi ba't iba yung sinulid pero mapurol yung karayom? Hindi, kasi ikaw yan eh. Sabi nila, makunat naman yung balat na ito. Pwede na kahit mapurol yung ano, mapurol yung karayom, carry na yan, charot. So yung threads, it's a new app na konektado sa Instagram. Okay. Yun na. Parang sabi nga ni Mark Zuckerberg gabi, parang 8 hours pa lang, naka 10 million na sign-ups. So hindi ko alam kung ilan na yung nag-sign up. So bago siyang app, para siyang kalaban ng Twitter. Okay. Kasi 'di ba pag sa Twitter magte-tweet ka. Mm-hmm. So ito, thread. Parang ganun yung idea niya eh. So you say what you feel, may magre-react, may magre-reply. Oh. Mga ganun. Sabi ko nga eh, ang dami ko nang isipin, tuko sa buhay dumagdag pa to. Dumagdag pa to. Alam mo, dagdagawain kasi to eh. Dagdag talaga siya. Sa totoo lang, sabi ko, hindi ko na nga alam paano palalaguin yung followers ko. Dumagdag pa to. Grabe no yung pag-evolve ng mundo. Yung kaya nga ito yung sinasabi po natin eh, na kapag lagi po tayong nagtatry na sumunod, okay naman yon. Pero it comes to a point na piliin mo lang din yung susundin mo or piliin mo lang din yung basta pumili ka lang kasi kung hindi talagang maluluma ka, 'di ba? Gusto mong bago pero ikaw yung naluma, 'di ba? May ganoon. Correct. 'Di ba? Gusto mo ba kunyari phone. Gusto mo bago ka agad yung phone mo. Lagi nating tatandaan yung teleponong 'yan, luma na 'yan agad. Kapag ka nilabas na sa market 'yan, luma na 'yan kasi magkakaroon na 'yan ng mas upgraded version. So, sunod ka ng sunod sa ganun, sa bago, 'di ba? Ang ending ikaw yung maluluma. May ganun ni. Eh. Totoo 'yun. Dati nung siguro nung una pa lang nung parang emerging pa lang yung mga platforms na ganyan. Talagang lahat tayo nagkukumahog na pumasok sa thread kasi para in ka eh. And we have to keep up with the times. Kailangan talaga natin yun. Kaya lang sa ngayon, nung nag-evolve na siya, hindi na siya emerging eh. Growing na siya eh. Totoo. Diba? So, sa sobrang dami na po nito, ang hirap ng sabayan. Totoo yan. Parang totoo. Ang comparison natin dito, yung mga kunyari celebrities. Dati kilala mula ang mga celebrities. Kung ngayon sino hindi, kung sino yung superstar, megastar, at correct. Iba pang mga stars. Correct. Ngayon, ang dami ng celebrities na hindi ko kilala, partner. Tama. Kunyari, may mga bisita nga tayo doon, celebrity daw to. Oo. Eh, kasino nga? Diba, pero sobrang dami nilang followers, ha? Yeah, sobrang dami nilang followers. As in. Pag nanonood ka ng TV, parang yung mga pinapanood mo, hindi mo na sila kilala. Correct. Pero sabi ko, ano naman, updated naman ako, feeling ko sa mga ano. Sa latest happening, hindi ka naman masyadong lumang tao, diba? Oo. Amoy luma lang, pero feeling mo, hindi ka naman masyadong lumang tao kasi may Facebook ka naman, diba? Oo. I mean, diba, as in, ano, kumbaga, ang dami na kasi. Correct, pero ang dami na kasi talaga. Totoo. Sabi nga nung, 'di ba, nung isang araw, sabi ko, bakit ganun, parang hindi na umuusad yung numbers. Ang dami ko nang tinatanong dito ng mga gagaling, ng mga experts, bakit hindi umuusad yung numbers ko. Ang medyo may realidad yung ano eh, may katotohanan na yung realidad ng isang nag-comment. Kasi po lahat na po content creator, wala diba? Na po nagfo-follow.
Oo din naman talaga. Parang nung pandemic partner, dumating yung time na wala na nang bibili kasi lahat na nagbebenta, 'di ba? Online seller. Correct, lahat na online seller, wala na pong buyer. 'Di ba? May ganun eh. Pag nakakita nga ng post sa Facebook, 'di ba? Kunyari i-click mo yung about, tungkol doon sa taong 'yon. 'Di ba? Nakalagi doon puro content creator. Correct. Na. Totoo 'yan. Dami mga kakilala nga ako, nurse at doktor, content creator na din yung nakalagay. Correct. Kaya nga yung isa kong friend partner, nung humingi siya ng advice sa akin kung dapat ba siyang mag-resign sa trabaho niya para maging content creator, sabi ko talaga hindi. Kasi ang dami dito na meron silang, ano siya eh, it's a free platform kasi. So, hindi mo kailangan mag-give up ng current job mo na paying para lang mag-create ng content. Kaya ano yan eh, on the side, pwedeng gawin talaga on the side. Kasi pag sabi ko sa kanya, pag nag-give up ka sa career mo, ano naman assurance mo na ifa-follow ng mga tao yung content mo? Kung wala ka pa ng trabaho, di ba? Tapos muna malungkot ka, dalawa lang yung nag-view. Ikaw tsaka yung nanay mo. Yung pagod na pagod. Correct. Ka. Kakaisip ko nung ipopost mo, tapos dalawa lang yung nag-view. Tama. Ikaw at ang nanay mo, tapos nag-resign ka ng trabaho dahil dyan, di ba? Kasi nga, sabi mo nga partner, di ba? May mga nurse ka na nakikita, doktor, di ba? Hindi, lahat talaga, kasi lahat nga pwede. Correct. Pwede side hustle lang. Correct. Pwede ganun. Oo, wag. Pero kung halimbawa talagang alam mo sa sarili mo na kumikita na siya, it takes so much of your time already, tapos yung kita mo sa regular job mo, gakulangot na lang, edi isa ka mo i-give up. Totoo diba? Yan. Yun din yung sinabi ko dun sa aking frenny. So good luck po sa lahat ng mga pinasok na rin ng threads kasi yan ang latest. Pinasok ko rin yung partner. Ano nangyayari sa loob? Ano lang siya. Para chismisan siyang, din. Oh, chismisan lang din. Para lang siya Twitter for me. Ganun. Ah, okay. So parang mga makakabuluhang bagay naman din yan. Diba? Sana naman kung ikaw ay pumasok sa threads o kung ano man yung pinasukan mong platform, sana mag-bloom ka dyan at mag-shine ng bonggang-bongga. Kasi, pero feeling ko, partner, yung moment to shine in whatever aspect, social media, sa career mo dyan sa trabaho mo, o kaya sa pag-iipon ng pera, o kaya sa pagpapapayat, o kaya sa pag-start ng hobby, meron lang talagang tamang panahon. Di ba? Merong iba na panahon talaga nila ngayon. Yes. Diba, may isip mo, parehas lang naman kami ng ginawa . Yung content namin parehas lang din naman. Yung uri ng kaldag, ganun din naman, 'di ba? Bakit yung kanya mas marami? Umikot din ako, 'di ba? Bakit yung sa kanya mas marami, akin hindi? Dito na naman tayo babalik sa meron po talaga tayong kanya-kanyang oras at kanya-kanyang panahon. Yan, agree ang lahat ng mga tambalanis at kabisyo natin na nakatutok ngayon sa Egypt bound to San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, na naka radio daw yung Egypt na yan. Hello po, good morning. Salamat. Hello kay Jojo. Salamat. Diba? Isingit ko na rin, partner, bago natin makalimutan dahil sa radio sila nakikinig ngayon. Si G, si M, si Justin, at saka si Burns. Correct. Hello sa inyo. Happy 7.7 second anniversary kay... Ano pa paanong basa nito? BII, G&M or BG&M. Ayan. Yeah. Galing to kay napakaganda at napaka-sexy niya si Mavel Arrive. Hello. Gandahan natin arrive na lang. Arrive. No? Arrive. Diba? Gawin natin Arrive. Para social. Oh, diba? Mavel Arrive na lang. Correct. Gusto mo Mavel Arrive. Oh, Arrive. I think Arrive is more parang nakaluluwag-luwag. Diba? What's your last name? Arrive. Yan. Para isa kong kilala dati naman, Arnone siya. Oh. Malaman lamang ko nakapunta lang ng Amerika pagbalik, Arnone. Like, adi, wow. Ganun talaga. Natitison. Naging Arnone. So, itong si Arrive, partner, Arrive natin Arrive siya. Na Arrive. Sige, from now on, ang tawag na namin sa'yo, Mavel, ha? Mavel Arrive. Arrive. Para bongga. Yan. Kasi meron is iba na nakikinig sa atin sa radio, yung iba nakatutok sa Facebook Live, katulad ni George Baladitan. Hello. Good morning. Yan, so anyways, yan nga, sinasabi natin, kanya-kanyang panahon. Diba? Pare-parehas lang naman tayo sumunod sa trend. Bakit mas marami yung followers niya sa threads? Pare-parehas lang naman tayo sumunod sa trend nung sayaw. Bakit yung sa kanya, mas madami, yung sa akin, hindi. Parehas naman kami na sinuot . Bakit madami nag-like sa kanya, sa akin, hindi? Kasi nga, bottom line is, panahon nila, hindi mo panahon. Totoo yun. Ganyan, diba? Correct. Sa sobrang dami ng choices, sa sobrang dami ng platforms, may iba yung competition eh. So,
feeling ko lang din na, yun nga eh, talagang may time ka to shine. Mm-hmm. Parang mga artista ulit, 'di ba? Lahat naman ng mga artista, hindi naman sila o marami sa kanila talaga namang may itsura, 'di ba? Makikinis, pero ilan lang yung nag-shine. Ilan lang talaga yung nabibigyan ng projects. Ilan lang talaga yung sinasabi natin na nagniningning ang kanilang bituin. Mm-hmm. Pero lahat sila may kakayahan na umarte ng maganda. Diba lahat sila matatangos sa ilong, magaganda ang panga. Tama. Diba ang kikinis, mga ganun, artistahin looking. Mm-hmm. Pero hindi lahat nagsashine. Yes. Diba? Kasi nga, hindi nila panahon. Koreka. Meron ako nga nabasa recently, ang ganda niya, partner eh. Sabi dito, a short lesson. Mm-hmm. Una, may iba graduated at the age of 22. But had to wait 5 years bago nagkaroon ng job. Mm. Gets mo yon? Nag-graduate siya ng 22, pero 5 years bago siya nakasecure ng job. Mm. Kasi nga, panahon eh. Meron namang isa, naging CEO at 25, pero namatay naman siya at 50. Pero CEO at siya 25, di ba? Sino naman? Ako nung 25 ko, ako parte ang iniipon ko, lakas ng loob lang, di ba? Pero may iba, naging CEO na at 25. Iniipon mo nun, di ba? Boylets! Sariwang-sariwa pa tayo ng friend. Pwede itay. Correct. Oops, pwede kuya. Pwede, di ba? Yun na, someone became a CEO at 25, pero died at 50. Mm-hmm. Meron naman, became a CEO at 50, pero nabuhay ng 90 years. So merong isa hanggang ngayon single, pero yung iba niyang kabatch sa school, lola na. Mm-hmm. Diba? Kasi nga kanya-kanyang panahon eh. Ngayon panahon niya, single pa rin siya at that age. Pero yung kabatch niya, kahit kabatch niya siya, diba, lola na. Mm-hmm. Si Obama retired at 55, pero si Trump nag-start at 70. Diba? So yun sinasabi natin kanya-kanyang panahon na everyone yes. in this world works based on their time zone. Minsan may isip mo parang bakit siya ahead? Tapos bakit yung iba parang hindi na umusad? May ganun din tayo, diba? Hindi lang naman natin pinapansin yung mga mas bongga sa atin eh. Pinapansin din natin yung mga ano ba yung parang hindi na siya nag-evolve or hindi na siya umusad. Kasi nga, kanya-kanyang panahon, diba? May sarili silang panahon, may sarili silang time zone. So ikaw din, meron ka ding sariling panahon. So ang gawin mo lang, kunyari content creator, ako kaya nga ako partner, gawa lang ako ng gawa eh. May mga times na nafufrustrate ako kasi wale, diba? Pero gawa lang ako ng gawa kasi I know that my time will come. Tandaan lagi natin, hindi ka late, hindi ka early, lagi kang tama sa oras. Yan yung naman tinuturo natin, di ba, na correct. Tama yung oras. And since, di ba, parang yun nga, we have our own time, namnamin mo yung time na yan. Correct. For example, nasa rurok ka ng tagumpay because this is your time. Di ba, namnamin mo yan kasi there will come a time na iba naman yung magsashine. Correct. Di ba? Totoo yan. Alam mo yun, or mag-ipon ka na. Yes. Di ba, mag-imbak ka na. Di ba, kasi parang yung ano, nasa Bible yan, yung 7 years of famine and 7 years of bountiful freshness harvest. Bountiful chicken. Bountiful fresh. Diba? 7 bountiful seven. Chicken. Naging manok. Biblical to manok real quick. Diba? So, there was a time eh. So, Father JJ, sino na nga yung ruler nung time na yon? Joseph ba? So, nung time na yon, nung alam na nalaman niya na magkakaroon ng 7 years of bountiful fresh. Manok bounty talaga. Fresh. Naging bounty fresh. Bountiful harvest and 7 years of famine or tagutom. Okay. So, dun sa 7 years na yon na ano, may bountiful freshness at harvest, anong ginawa nila? In-enjoy nila una at pangalawa, nag-ipon sila. Para by the time na nagkaroon ng 7 years of famine or hunger, di ba, nakapaghanda sila. So, ganun din. Di ba? So, kung ikaw ay nandyan sa rurok na yan, i-enjoy mo yan kasi it will not last forever. And, syempre, save up for the rainy days. Mag-ipon ka lang din kasi hindi nga forever yan. At correct. Ganun din naman kung ikaw nandun sa hindi ka freshness, di ba? Dun sa famine. 7 years of famine. Famine. Tag-gutom talaga, taghirap talaga, tagyawat na nga, taghirap pa, di ba? Huwag ka ding mag-alala kasi hindi rin naman forever yan. Correct. Dadating din yung bountiful freshness mo. Sa madaling salita, totoo yung kasabihan na ang buhay ay parang gulong. Mm-hmm.
'Di ba? Umiikot lang 'yan. Yes. May mga taong nagsi-shine talaga ngayon, 'di ba? Kasi pagkakataon nila 'yon, nasa ibabaw sila ng gulong. Mm-hmm. 'Di ba? Kung ikaw nasa ilalim, huwag kang malala kasi mag-alala kasi iikot din 'yan. Correct. Your time will come. Yes. 'Di ba? You will shine in time. Correct. So wait ka lang. Ikaw pipili ka na nga lang eh, kung paano ang shining moment mo eh. Oh. Shine bright like a diamond, 'di ba? Shine like gold and silver and bronze, oh, 'di ba? Diba? Shining, shimmering, splendid glitters, 'di ba? Basta shine like a sun. Correct, 'di ba? Oh, shine like a star. Correct, shine, Jesus shine, 'di ba? So, alam mo, your shining moment will come. You yes. just have to be patient and wait. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una una na lang. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, magdudrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ano ba yung bounty fresh kasi bounty. Kaya manok? Bountiful freshness. Ganun. Diba? May ang ganda nung ano eh. Hindi naman, again, yung binasa ko, hindi naman yung bago. Pero, ang galing lang nung mga panapanahon. Ayan yung threads. Okay. Ano ayan siya? O. Ayan. Bago lang ba yan? Bakit 18 pa lang yung followers? Ang dami nating followers. Hindi kasi bago lang to, sin kahapon lang. Kahapon lang. Oo. Okay, so ililink nung thread, kaya thread siya. Mm-mm. Ililink niya yung app na yon sa iba pang app. Yan. Ah, screenshot yan kahapon. Okay. So kapag ka nag-download ka ng threads, as an endorser of threads, di ba? Parang ililink mo lang siya with Instagram. Okay. So wala ka na masyadong gagawin kasi ililink mo lang siya tapos nandun na lahat. So follow nyo din po ako sa threads, Nicole Ayala. Meron na akong 2,300 followers. Uy, mas madami pa yung Nicole Ayala kaysa sa Love Radio. Hindi, ano lang yung screenshot lang yan kahapon. Marami na yata yung love ngayon. O, oh, 18,000 na daw sa naging Love 22 Radio. Na. Ang yeah. dami na naman gagawin yung TikTok. Correct, hindi ko pa totoo. Napapasok. Hindi ko pa nga na-explore yung TikTok. Pag-login nga, nahihirapan ako. Totoo. Facebook man, naliligaw pa ako. Oh, di ba? Kaya ngayon nga yung isa... Last December ko pa ginalaw. Yun nga isa sa mga trined ko kahapon. Sabi ko, hirap na hirap na ako palaguin yung followers ko, dumagdag pa to. O tama nga, sabi ni Father JJ, tama ka. Joseph, son of Jacob, saw in Pharaoh's dream 7 years of bounty followed by 7 years of drought. Oh. Kaya kinailangan mag-ipon at mag-impok at mag-ipon ng harvest. Oh, ganern. On oh, nga online banking nga, hindi ko naiintindihan. Sa true ka dyan, Boyet. Kurik. Online banking nga, hindi pa pinasok ni Chuper eh. Gcash nga, gulong-gulo pa siya. Dadagdag pa tong friends na to. Hindi ba nga ako nag-online delivery? Nakakalur ka, oh, di ba? Pati pagpapara ko ng taxi. Totoo, magpapara pa rin siya. Hindi rin siya nag-grab app para sa ano ko niya magpili. Kasi pili ko na abala ako. Nasanay sa old routine. Oo. Oh. Diba? Tapos dumagdag pa yung thread. Ganun so, talaga. May mga ano, may mga makalumang tao, may makabagong tao, may mga ganun. Totoo. Hanggang hindi pa rin ako marunong mag-online. Ano, mag-order online. Oo, talaga. Ako, favorite ko yan. Mga, order ka nga ng pagkain. Talaga. Favorite ko talaga yung ordering online, promise. My favorite app, Picaroo. Hindi ako endorser, pero ano, gandang-ganda ako. Daling-dali ako sa interface. So, kaya pag sinabi sa akin, uy, wala tayong bigas. O, agad-agad, ganun. Hindi ko na kailangang, ano, hindi ko na kailangang umeffort sa kung saan. O, diba? Ganun. So, sobrang dami lang talaga. Minsan malilito ka na. Tawang-tawa ako sa online banking. Hindi pa natawid ni Joe. Threads pa kaya. Tawang-tawa ako dun ha. Witty ka dyan sa part na yan. Hindi, tapos ano? Ano yung sasabihin ko? Ang dami na talaga. Nakakalito, promise. Parang saan ka talaga? Kaya nga sabi ko dun sa friend ko na gustong mag-resign para sa pagiging content creator. Sabi ko, naku, tingnan mo yan. Kung tingnan mo nga naman parte kapag nag-resign siya, di ba? Tapos may bago na naman. Inaaral niya pa yung isang app, tapos ngayon may bago na naman. Di ba nakaka-lurky? Sa sobrang dami, nakaka-ano siya eh, nakaka-bog down din. Kung lahat gagawin mo. Mm-hmm. So, ang discarded dyan, mga kaibigan, you just have to choose few apps, not all of them, gagamitin mo araw-araw kasi kakainin ka ng oras niya. Correct. Nakakaubos siya ng time. YouTuber ka muna. Kaya ngayon iba, di ba, partner, bongga sila sa YouTube or bongga sila sa TikTok, pero pagdating sa Instagram, mas konti yung followers niya. May ganun. Kasi may kanya-kanyang oras, kanya-kanya panahon talaga yan. Mm-hmm. Yun.
Basta pili lang ng ano na, pili lang na ikasasaya mo o ikasasayat mo at hindi mo ikababaliw. Kasi baka ikaano mo eh, ikakuha ka ni Lord na maaga niyan. Kakaisip, kasi nakakaubos talaga siya ng oras. Totoo correct naman talaga. Parang yun. Dati yung app ng filter, yung filter na app, di ba, ano, 360 camera, 360 saka, lang yung ano. Correct. Ngayon, iba-iba na. Oo, ngayon, pagandahan na talaga. Dati, no, isa lang nawawala, ay, camera 360 yung ginawa niya. Bakit? Burado yung ilong. Wala ilong oo, eh. Burado yung ilong. Eh. Sobrang filter. Ngayon, iba-iba na. Oo. Diba? Sobrang dami na parang, teka, ano bang ano, lahat maganda, ha? Ako nga, partner, hindi ko naiintindihan yung OneDrive, eh. Ano yung OneDrive? Hindi ko rin siya gets. Kapatid ba ito ng One Direction? Oo, kapatid. Or pinsang buo, not sure. Nalilito ako sa Google Drive tsaka sa OneDrive. Oo nga. Ano, isang araw, may pinapunta akong IT sa office. IT natin dito sa office. Sabi ko, busy, pag hindi ka busy, pwede kang punta dito sa office. Tapos sabi niya, sige po, mamapunta ako. Sabi ko, bakit ganito yung ano ko? Bakit ganito yung laptop ko tsaka desktop ko? May mga kulay pula silang lahat. Parang sobrang lumang tao. So apparently, parang naka-sync siya sa OneDrive. Chuchu, basta it should okay. Ano, basta ang ano, ang idea niya is it should make your life easier talaga. Kasi parang hindi mo na oo, parang sa OneDrive, parang sorry, I'm sure expert kayong lahat dito, pero ako kasi lumang tao, 'di ba? Oo, para yan, masisync siya sa PC mo, masisync siya sa lahat ng accounts mo. So ang ending nito, parang nagkaroon siya ng mga red. Lahat ng files ko may red mark. Ang sakit niya sa mata. Okay. Tapos apparently, ang ibig sabihin nun is hindi siya na-sync dun sa OneDrive. Diba? Minsan may mga ganito tayo. Kunyari, may meeting tayo sa baba. Tapos yung presentation, nasa computer pala natin sa taas. Aakit pa tayo. Pakuha mo naman yung ano ko, file ko dun. Save mo sa disket. Save mo. Tapos ganyan. Yung mga ganon, yun ang mga makalumang paraan. Diba? Ngayon with that, sync na siya lahat. Kahit so pwede saan, mo na kahit saan. Oo, kahit anong laptop. Alam mo, pinili ko pa rin yung makalumang paraan. Kasi hodang aakyat ako ulit, 'di ba? At kukunin ko yung file sa computer ko. Sabi ko talaga, huwag mo siyang i-sync, sabi ko. Tanggalin mo yung pagkakasync, ganon. Tapos yun, nawala lahat ng red marks. Ang saya-saya ko. Kasi naisip ko, parang kesa naman ika-stress ko yan, eyesore siya sa akin, ang sakit niya sa mata, eh doon na lang ako doon sa ano, parang si Chuper, kung mas gusto niyang araw-araw i-check yung ATM kaysa mag-online banking, o, di ba? May ganun eh, dyan siya comfortable eh, di ba? Eh, so, hihingi ako, pahingi nga po ng statement of account. Correct, di ba? Hihingi pa ng SOWA, di ba? Eh, so kung ako din, komportable ako sa hindi nakasync lahat, ganun. Oo. Ang dami na kasi masyado, nakakalito na talaga. Anyhow, ang daming options na ano in life, parang ang dami ng pagkakaabalahan kagaya ng Aliwan Fiesta. 'Di ba? Na mga bagay na pwede nating pagkaabalahan din kung wala ka namang gagawin sa July 13, 14 and 15. Yan. So punta ka lang dito sa CCP Complex, located kami sa harapan ng MBC Building, katabi po ng Star City, dahil dito magaganap ang tatlong araw na pistahan para sa inyo. Libre po ito para sa marami nating mga kabisyo. Punta lang kayo dito, manood kayo. Gabi magaganap yung concert, gabi din yung beauty pageant, pero yung parade on July 15 na will be happening at 5 in the afternoon. Correct. Yun. So, kita-kits. Ano yung natin, basahin natin yung travel advisory, partner. Kasi madami nagtatanong. May mga nagtanong pa sa akin kung dadaan daw ba ng Quirino, Rojas Boulevard. Hindi po. Ang ruta po natin ngayon ay mas maiksi na. Yan. Okay. All roads leading to CCP Complex along these streets. Mahirap Tagalugin, basahin lang namin as is. Yan, yung CCP Complex at yung mga streets dito will be closed to traffic from 12 noon to 12 p.m. 12 noon to 12 midnight on July 15. Okay. So yan. 12 midnight yun, mali ito. Correct. Yata. Oo, I guess. So, yun. Basta. Basta, ang hirap nga naman diba? Palang basahin nito. Hindi ko maintindihan. Oo nga. Oo nga. Meron ba tayo dito sa Aliwan Fiesta ano, Facebook page?
Baka naman nandoon. Kasi so, maladaan po dito sa CCP complex. Ayan o. Ayan naman pala. Kasi ito medyo ano, mahirap pa sana. Correct, mahirap. O, yan. So yan yung mga, yan yung traffic advisor, so, advisory. So we apologize to motorists and pedestrians affected by the possible inconvenience on the said date. So posible talaga magkaroon ng inconvenience kasi nga all roads lead to a CCP complex. Kaya punta lang po kayo sa Aliwa na Fiesta Facebook page for more info. Yan. Okay? Nandun. Para tapos screenshot nyo na kung malapit po kayo sa area ng Pasay. Siyempre naman. Kami. Ang ano pala, ang guide ay si James Quaton. HR po namin 'to, kailangan po naming sumunod. Ayun. Naka-live lang kami ha. Hi po kayo. Official business naman po, no? Kung ba't kayo na... Oh, ayun, pwede kumaway sa live. hindi takas. Ayan. Aw, may mga bisita po kami, mga taga DPWH. Yun. Yan. O, sa mga gusto maghanap ng jowa, pwede na po kayo manawagan. Sino po ang single dito? Sino? Ayun. Ayun. Oh, yan, yan, single. Yan. Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Or lalaki? Ano ba? Buti na malinaw, di ba? Aso siya yung single. Ayun, no? Oh, focus natin. Oh, batang bata. Ilan taon na? Ayari ka. Ayun, you single lang, Alen. Ngayong oras na ito, naka-live. Oh, parang hawig ni Boyet yung isa. Oh, dito tayo, picture ba picture sila? Tayo. Oh, dito po kayo. Sa loob, dito kay Chris. Yan. Yan. Kasi tayo, yan. Picture tayo. Mukha na dyan, partner, para. O kanya nag-ano. Magkakaklase tayo yan. Ready? One, two. Diba? Diba ang kinis natin sa ano? Sa team? Ano pong ganda? Bakit tayo nasa MBC? Ano meron ba sila? Ah, yun. Approved na ba yung permit? Ayun. Hindi na mahalaga. Thank you po. Thank you. Thank you, Sir James. Ayan. So kasi naghahanda na po talaga kaming lahat para sa Aliwan Fiesta. Naku, punta po kayo, guys. Don't miss this once in a lifetime. Well, yearly naman siya, pero it has been gone for 4 years. So nakaka-miss, di ba? Parang ano, hinost natin yung ano, ito from 2012 ba, partner? Parang we have been hosting it since 2008. Ah, 2008. Wala na kasi ako makitang picture eh. Grabe, okay, more than 10 years na namin hinost yung awarding ceremonies. Kasi alam mo, nagpo-promote tayo na, ay hindi, performer pa tayo ng 2008. Wow, taray, performer. Guest artist pa tayo nung sinasayo natin yung Biyahing Jeepney. Oh, sa Miss Jowa Dick. Oh, yan. Once again, palapakan natin mga kaibigan ng year. The winners of our Aliwan Festival. Tingnan mo, ganyan po. Ganyan po siya kasaya. Ganyan siya kasaya. Hosting Company and Star City. Anong year maraming to? Maraming salamat po sa lahat na mga nakialok sa Aliwan Festival. Ano ito? May ganyan pala tayong angle. Ang taba ko naman dyan, kapal na mukha kong i-brush. In fairness, may boobs ka dyan. Laki ng boobs mo dyan. Eh, ganun talaga pa tumataba, nagkaka-boobs. Ang kintab ng mga suit natin dyan. Oo. Tsaka peke pa yung alahas mo dyan. Oo nga, peke pa yung alahas ko dyan. O sorry, magsusot ako ng tunay na alahas. Legit. Oo, sa ano. O ano yung... Ano yung... Yan. Kami po ang host ulit kasi syempre ano na namin eh, memoryado na po namin. Ang oily ko naman dyan. Lagi naman tayong oily. Tignan nyo. Pag basta outdoor ang event, oily tayo. Oh, ang saya, di ba? Oh, tingnan nyo, Crispin Basilio. Oh, tingnan mo, may helicopter. May helicopter, ha? Oh, pak. Anong year ba to? Yung ganyan. Nakalimutan ko na eh. Ah, 2019. Ah, Boy Pico ba? Lang? Oo. Huh? Ah, ito yung huli. Bago mag-pandemic, no? Ba't ganyan yung tsura natin noong 2019? Oo, ba't parang pangit? 150,000 pesos. Aliwan Anong Fiesta, year naman to? 2018 Dance Parade Competition. Ah, 2018. Pagpadilim-dilim talaga, medyo okay. Bakit parang wala man lang nag-makeup sa akin dyan? Tingnan mo ko, parang...
Kaloka. O tingnan mo ang saya po niya, no? O may Guyaya Festival. Share mo nga sa amin yan, Kuya Boyet. Wala ka ano, paano na pang year? Yung may ganyang hosting kami, tapos ang galing naman. Kaya nga eh. Wala kami. Yung na lang i-share namin sa FB namin. Oo, kaya nga. Diba? Huwag na kami. Kasi naman yung file na nasa akin, diba? Photogrid 2015. na inis talaga ako sa. Yan yung sinasabi natin, huwag kayong sunod na sunod sa uso. Nung 2015, uso pa Photogrid. Kaya lahat ng picture ko, nakakollage. Nakakaloka. Kasi ngayon, hindi na siya patok. Mm-mm. Yan, pa-send mo nga sa amin, Kuya Boyet. Kuya Boyet, may ikaw naka-duty, Kuya Boy P. Mm-mm. Send mo sa amin yung mga ganyan, mga hosting M. Oo nga. Ayun pala si Boy P eh. Ah, si Boy P pala naka-duty eh. Asan si Boyet? Kumakain ng isirak sa isirak, no? Ayun. Gusto ko yung mga mas luma eh. Nasunog na ba? Yung mga tipong 2008 nga. Yung mga ganon. Diba? 2008, 2009, 10. Meron pa nga ano eh. Nagsuot ako ng kulay puti. Lakas maka-wedding. All white. Oo nga. Natatandaan ko. Hindi ko alam kung anong year yun. Masarap sana ng ganon, no? Diba? Ang dami yung, na pala. Correct. Ang dami na. Kaya tayo din. So we've been hosting it for so many years. Ang eksena po ng tambalan lagi, pagka ganyan, lahat sila, ano, lahat sila, tapos na sa work nila, mag-uumpisa pa lang kami. Kasi normally, ang umpisa ng sa amin, between 9 p.m. to 10 p.m. awarding ceremonies yun. Pero masaya talaga yan. So please, punta po kayo sa Aliwan. Uki-uki. O siya. Oy, si Ate Josephine Tayame nanonood sa atin from Cebu. Hi, Ate Fen. Ingat ka dyan sa Cebu. Mag-Oslo ba kayo dyan or work-related ang ganap pa? Uy, sarap naman sa Cebu. Yan. Ingat dyan, ingat Ate Josephine kayo. Tayamen. Ingat, ingat. Si Mitzi Santiago. Oy, tito and tita daw talaga ang peg natin. Relate daw siya. Very tita, mga, diba? Sa mga apps. Oo, sa mga old school. Ano, sa mga old school ways. Promise. Pagka, alimbawa, ang dami na talaga yung mga makabago. Buti nga, ikaw, partner, nagaan medyo may, kasi nga dahil nag-aaral ka, kailangan mo yung mga makabago. Ako hindi ko na talaga medyo knowing yung mga iba. Hindi, pinaninidigan ko pa rin yung luma, nagtatanong lang ako sa bata, pag hindi ko alam, gawin mo nga. Oo, parang ganun. Ako nagde-delegate ako yung pag merong mga parang pang mas bata, kaya niyang gawin ng mas madali, kasi nga, mas bata siya at mas naabutan niya. Pero paggawa ko na lang, ayoko na pahirapan yung sarili ko. Ganun. Kasi, tatawag ka ng kakilala mo nagagawa for you. Again, my favorite quote, huwag mahihiyang magtanong. Yung table of contents nga ng paper ko, nag-iiyak ako dun eh. Bakit? Kala ko madali lang gumawa ng table of contents, mahirap pala. Paano mahirap? Mahirap siya. Okay. Ayoko nang isipin. Ayoko nga ano, ayoko mas stress. Na kada pindot mo, gumagalo yung page. kada isang pindot mo ng ano, ng key, gumagala, uma-adjust lahat ng page. Ano, nagugulo lahat. Ganun. Kasi ang naabutan natin na pagpagawa ng table of contents, literal. Yung title page at saka yung page. Oo. Diba? Ngayon, paggawa pala ng table of contents ngayon, ang galingan ng mga, ano yun, ng mga classmates ko. Pag pinindot mo yung title na yun, dadalhin ka sa page kung saan located yung page na yon o yung topic na yon. Oo. 'Di ba siguro parang yung mga siguro ganun. Partner yung mga makabagong tao, parang tanga-tanga naman ito. Yan lang, hindi pa nila alam. Oo. Chapa, pag niko niya nilik mo yung figure 1. Dadali ka doon sa page na yon kung saan pinapaliwanag yung figure 1 na yon. May ganyan pala. Parang akala ko ito, type ko lang kung anong page yon. Oh, diba? In fairness, yun mga ganun nga na mga para-paraan, eh talagang ano, sadyang
mapagdadali niya yung buhay mo. Totoo. Yun naman din talaga pero yung point nun eh. Diba? Tingnan mo. Pero kahit na alam mong parang OneDrive nga. Oh. Alam mong mapapadali niya yung life mo pero hindi. Ayoko siyang intindihin. Sorry. Doon tayo sa mga... Hindi naman niya ginagawa everyday. Oo. Correct. Ako, yun din ang point ko eh. Hindi ko naman siya kailangan everyday. O, edi gagamit na lang ko ng USB. Problema ko ba yung mag-transfer ng file? Hindi naman. Apakarami ko kayong terabyte. Diba? So, gets ko yung sinasabi mo, partner. Super. I get you, Tito. Oh, diba? Mixi Santiago. Yes. From a tita to another tito. Ganyan. Masaya ko naman. Bumibili, may mga bumibili ng headband ko. Ubusin nyo na po. Pakyawin nyo na. Ubusin nyo na yung headband. Yan o. The rollout of Thread ramps up the rivalry between Mr. Zuckerberg and Elon Musk who bought Twitter last year. Diba si Elon Musk yung may-ari? Mm-hmm. Yun. Sabi ni, si Mr. Musk has changed the experience of Twitter, kaya hindi ako masyadong nag-Twitter, by tinkering with its algorithm and other features. Kasi kailangan ko pang, ano, alamin yung ibig sabihin ng salitang algorithm. Tapos meron, kasi yung Twitter parang meron na siyang limit partner eh, na number of tweets. Oh. At mababasa, parang ganun. So ngayon, oh, sorry, may threads, may pag-ganun. Nakakalito na. Basta kung saan lang po kayo masaya at komportable, dun po tayo. Okidoks. O ano, exit na tayo sa live, partner. Mm-hmm. O, ingat kayo. Happy weekend! Enjoy your weekend, ah! Sama-sama ulit sa Lunes. Bawal tayong mabawasan, ha? Mm-hmm. Let's all be together again on Feel Good Monday. Stay safe. Stay safe, everyone.